pinagkaisahan namin bilang grupo, iba't ibang mga grupo, napapalit kay Pangulong Aquino. Because that has always been a question. Kung gusto natin mag-resign sa Pangulong Aquino, anong ipapalit? Susundan ba natin yung constitutional succession? Or are we after a different government? Ang kaisahan po ng iba't ibang mga grupo dito, and as I said earlier, these are the mobilizable forces na hindi lang nananawagan ng pagbabasa pwesto ni Aquino, pero talagang kikitos mula sa mga komunidad, sa mga paaralan, sa mga simbahan, hanggang sa mga pambansang aksyon. Kikilos at magdadala ng mga warm bodies para ipag-resign si Pangulong Aquino. Ang kaisahan mo namin is that ang papalit sa gobyernong Aquino ay isang People's Council for Unity, Reforms, and Peace. So this is a transition government. It is an interim government na ang pangunahing trabaho ay paghandaan ang pagtatayo ng isang mas permanente gobyerno na mas magsasalamin ng mga tunay na demokratiko at makabayang adhikain ng ating mga bayan. So we are not for constitutional succession. We are for an extra-constitutional change in the form of government. So, at ito po, matamat ang panawagan namin na papalitan ng isang extra-constitutional body ang gobyerno Aquino, kami ho'y naninindigan na ito'y bahagi pa rin ng constitutional right ng mamamayan. At yan siguro ay didiscuss mamaya ng ating mga kasamang abogado. But basically, ang composition po ng aming ini-envision ng People's Council ay ito ay ubuin ng mga leaders na may mahabang track record ng pakikiba at pakikiisa sa mga paglaban ng mamamayan para sa demokratikong interes, para sa katarungan, para sa human rights, social justice. And sila ay may integridad, sila ay may kredibilidad, at dapat sila ay katanggap-tanggap at dadaan sa isang demokratikong proseso ng pagpipili. So in the process of removing Aquino, may kasabay mong proseso yan ng pagpipili ng mga sino ang bubuo nitong People's Council. Sa ngayon po ay wala tayong magre-release na listahan ng mga pangalan dahil ito ay dadaan pa nga sa isang demokratikong proseso. At ang mga organisasyon dito at marami pang ibang mga organisasyon at mga individual ang magiging bahagi ng demokratikong proseso niyan. And we envision that on the eve of Aquino's removal from office, ay mabubuo na itong ini-envision nating People's Council. Ang trabaho ng People's Council ay una-una, naugnay dito sa Mama sa Panong incident, ay magkaroon ng isang o ma-establish ang truth and accountability. So most probably, ang People's Council ang mamumuna sa pagbubuo ng isang tunay na independent body, whether it is a fact-finding commission o anumang body yan, para makubaran at huwag maganap itong ginagawang cover-up sa ngayon. Ngayon, sa usapin naman ng mga political reforms, of course, the electoral reforms are very important dahil kailangan paghandaan na ang susunod na election ay talagang credible and clean and honest elections. So yung pag-overhaul ng COMELEC, yung pag-ensure na yung patronage politics, yung pork barrel politics ay hindi na mauulit at hindi magtatwart sa people's will tuwing election ay gagawin ng People's Council. Yung pagpapatupad na matagal ng mini-meeting Whistleblowers Protection Act and Freedom of Information Act. Yan ay bahagi ng mga pamunahing gawain ng kukunin ng People's Council. So, usapin naman ng ekonomiya, yung abolition ng pork barrel is one of the top agendas of this People's Council. So, usapin po ng ekonomiya, yung pagsisimula, initiation ng land reform, mga reforma para sa land reform, national industrialization, pagpapataas ng kita ng ating mga mahihirap at middle class. Kasama ko dyan yung tax reform, pagpapababa ng mabibigat na pasaning buwis sa mahihirap at mga nasa pagitan ng uri.
yan po ay sisikapin din itong Transition Council, People's Council. So usapin po na peace process, yung earnest, no, yung seryosong pagbabalik ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng National Democratic Front. At the same time, kung ano man yung kinahatan itong kasalukuyang pag-uusap with the MILF and the other Moro, Bangsa Moro groups, dapat yan ay pagyamanin pa at pagpatuloy. So ito po yung ilan sa mga pagyat na magiging trabaho ng People's Council. And we hope that in the process of removing Aquino, sa tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan ng iba't ibang mga grupo dito at marami pang ibang inaasahan namin lalahong, ikakatawan din talaga ng People's Council at malawak, malapad na interes ng mga mabayan. So maraming salamat. Maraming salamat.